Evening po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Pasensya na po. At, yan. Gabi na po ngayon. Alas 7 na. Ay, mag-alas 7. Ito po, pinuntahan po kasi ako ni Bibi at ni Bambam dito sa bahay. Patulong daw po kasi yung pong si Kuya Enteng, yung dinala ko po sa ospital. Nawalan daw po ng malay. Medyo hindi, mukhang hindi po maganda ang lagay. Kaya ito po, pupunta po ako ngayon. Pasensya na lang po at madilim. Papunta po ako ngayon doon sa kanila. Medyo hirap pa po akong lumakad kasi may masakit po doon sa kanang paa ko. Wait lang ha. Andito pa lang kami sa may tindahan. Titingnan ko po kung anong nangyayari, kung anong kalagayan nila ngayon. Babalik po ako sa inyo pag ano, andun na ako kasi hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Wait lang po ha. Nandito na po kami sa loob. Papunta na po kami sa kanila. Pasensya na po at medyo madilim po talaga dito ha. Wait lang. Uy, hantayin nyo ako. Hindi ko kabisado to madilim. Ayan po. Oh, wait lang. Yun. Pasensya na po. Madilim po talaga. Wait. Wait lang. Saan ba dadaan? Diyan lang. Wait. Ito na po ako sa kanilang bahay. Ano na nangyari? Wala na. Wala na. Ha? Wala na. Oh my God. Pinilinisan nila, wala ano? Na. Wala nang pulso. Paano po ito? Wala natin na ano yun? Sa barangay muna o ano? Eh ano nyo sa barangay? Sabihin nyo sa barangay. Report nyo sa barangay. Oh my God. Reporta nyo na ang isa sa barangay. Hindi. Ano? May sino ba may bike? Wala. Si ano si Kelo eh. Hindi. Pwede naman yata sa... Uy, Ate Agnes, kayo na nga muna punta sa barangay. Ano niyo na lang sabihin niyo ay ayun, sabihin mo ano kamo? May ano kasi kamo rito, dali. Paki emergency kamo. Paki sabihin niyo sa barangay para sila tumawag sa ano sa mabini. Oh my God. Angkas na te sa motor te. Angkas na kayo dali. Kanina pa ba? Ano bang nangyari? Bakit? Wala eh. Wala na talaga eh. Anong sasabihin doon? Edi, pakisabihin nyo, tulungan kayong makakuha ng servisyo sa mabini. Kasi, ano, yun nga, sabihin nyo na lang. Kahit si Kusya Larlin, pwede ba? Ang kaso, wala akong load dito. Kung alam ko lang, doon pa sa amin, nakatawag na sana ako. Si Konsyal Arlin pala. Si Konsyal Arlin. Wala na. Doon sa ano? Hindi, ando naman si Kapitan sa barangay hall. Alam nyo ba na ano? Wala na po. Wala na. Hoy, linuluto mo. Kanina po, napapawisan po yan. Alam nyo ba na yan ay sa Linggo ay nakasalang para sa Kasangga Foundation. Para sa Life for a Cause nila. Nakita nila yung upload ko. Tutulungan daw nilang maipagamot. Sa Linggo, hindi ko lang sinasabi nung dumaan ako dito. Ayaw ko lang sabihin agad gusto ko kung andun na. Ayaw kong paasahin. Pero nangako sila sa akin na isasalang. Nakita nila kung ano yung in-upload ko na video. Sabi nila, isasalang daw nila sa Life for a Cause para daw maipagamot. Kasi nga, sinabi ko nga, hindi ko kayang ipagamot. Diyos ko Lord. Andito po kami sa bahay ni Kuya Enteng ngayon. At sinundo po ako ng dalawang bata, ni Bambam at saka ni Bibi. Kasi nga daw po si Kuya Enteng ay nawalan daw po ng malay, sabi niya. Pero dumating po ako dito ngayon ay hindi ko na po inabutan. Dito po at wala na daw po, wala na. Iayos nyo.
ayos niyo nang ano, iayos niyo na yung hindi siya nakaliko o ano, iayos niyo siya. Nalinis na ba? Sabag lilinisin naman 'yan. Okay. Nako, dito muna po ako sa labas at ako po eh medyo hindi po maganda ang ano sa akin. Ayan po, sinundo po ako ng dalawang bata. Kahit po nagmamadali kami pag sundo sa amin, hindi na po ako nagdalawang, hindi na po sila nagdalawang salita, takbo na po kami dito, pero hindi ko pa rin po inabot. Dumating po ako dito ay wala na po talaga. Mrs. K, Ma'am Bella, Miss Mai, sa lahat po ng Kalembang Boys, sa lahat po ng member ng Kasangga Foundation, salamat po ng maraming sa plano niyo pong pagtulong kay Kuya Enteng. Pero ayun nga lang po, medyo hindi na po umabot tayo. Ayan, ngayon po yung pong maibibigay nating tulong. Hindi pa naman po siguro huli ang lahat, siguro hanggang sa huling antungan niya pwede naman po siguro tayong tumulong. At tingin ko po kasi dito sa kanilang kalagayan sa buhay hindi po talaga kaya nilang kahit po sa huling antungan hindi po nila talaga kayang ipalibing ng maayos. So ngayon po ako po ang humihingi ng ako na po mismo ang humingi ng tulong para po mailagay natin sa maayos si Kuya Enteng. Yun na lang po ang aking maitutulong sa kanila. Mabigat po kasi sa loob. Kasi nagtutulong-tulungan talaga pong gusto ko silang tulungan. Nakita naman po nila yun. Kaya lang po medyo hindi ko po kasi kinaya. Ito pati itong kutsara na ginagamit nila. Kaya ito po, sa ngayon po andito at inaayos, pinapunta ko na po sa barangay para po matulungan na makakuha ng serbisyo. Babalik ko ako mamaya, ha. Yun, inaayos po dito ng kanyang mga kamag-anak, mga kapitbahay na andito po. Ayan. Inalis na po yung mga nakalagay dito. Ayan, kasi ayusin po ito lahat. And ayan po, natatandaan niyo po, yan po yung dating papag na hinihigaan ni Kuya Enteng. Diyan lang po siya lagi nakahiga. Pag dumadaan po ako dito, nandyan siya. Ngayon po, andyan na siya. So, ayan. Andito po yung mga kapitbahay po niya na ito at mga kamag-anak yung iba. Basta nagmanas na bumaba, wala kabilang paat. Okay. Yan, nandito na po ang mga tuuhan ng funeraria. Ang kukuha po sa kanyang sa katawan. At dadalhin na po doon para maiayos siya. Hindi na po ako lalapit doon kasi ayun, may stretcher siya. At kukuhanin na nila and then aayusin nila tong bahay, lilinisin nila para ayun, pinakukuha ng tauhan ng funeral homes na ng barangay certification kasi yan, kailangan nila yun kailangan dalhin sa funeraria para para hindi gagalawin ng embalmer yan kung wala noong barangay certification. Ikaw, wait lang.
Sige po. Bukas pa. Andun si Kapitan siguro. Hindi daw po ng barangay certification na nagpapatunay na walang COVID. Oo, wala. Galing yan sa ospital. Wala yan. Wala po. Hindi po. Wala po. Oo. Ano, punta kayo kay ano? Talaga na center, yung barangay certification po. Opo, protocol po yun eh. Opo. Ano, punta na lang kayo. Andun naman si Kapitan. Andun yung sigurado. Yan, kailangan nila ng barangay certification na nagpapatunay na hindi siya COVID patient. So, pupunta muna sila sa barangay at kukuha ng barangay certification para maayos ng funeraria. Oy, ngayon ka lang? Ayan. Ngayon 6:30. Ayan o, kinukuha na po. Sino kumuha ng barangay certificate? Bukas pa. Hindi, ngayon na yun. Ngayon na. Kailangan puntahan na agad. Hindi nila gagalawin yan. Kailangan dalhin sa kanila 'yon kasi hindi nila gagalawin 'yan hanggang wala 'yon. Roderick Bron. Ayan. Ayan po, dito po siya tinanggal at dito po inalis. Ngayon po ito ay tatanggalin yung mga papag na 'yan para po ito ay lumuwag kasi diyan po siya ilalagay mamaya or bukas. Ayusin po muna yan. Nasaan na ba yung mga ano? Okay. Babalik po ako mamaya. Oo, alisin niya ninyo. Linisin na ninyo yan. Sino bang makakatulong mo dyan? Alisin niyo yung mga nakasabit na mga bag. Alisin niyo, linisin niyo lahat yan. Pati yung papagtanggalin ninyo at para may iayos dyan mamaya. Tulungan nyo muna si Kuya, ano. Tulungan nyo muna mag-ayos dyan, ha. Tanggalin nyo yan. Alisin nyo yung mga alisin nyo yan. Likumin nyo lahat yan. Tanggalin nyo yung mga nakasabit tiyang papag. Asan si Kuya Puto? Pagkasama ko doon. Pupunta doon sa barang. Doon sa ano? Oo. So, yan. Ayusin nyo yan, ha. Yung mga nakalagay na yan. Kung matatanggal ito, tanggalin ninyo para maluwag dito, ha. Yan, nahuhulog. Ako na yan sa bagyan. Tanggalin yung mga yan at ilagay sa kwarto yan. Ayan. Okay. Ayusin nyo lahat yan. Ayan. Tanggalin yan, tanggalin. Kailangan ito ay malinis lahat para bakit? Ay, pwede siguro yan ano. Wait lang, ha. Ayan o, binubuhat na nila yung papag, tatanggalin na yung papag dito muna. Ilalagay sa labas. Tatanggalin lahat yan. Yan, tinutulungan ni Bambam at ni Bebe si Kuya Te na maglinis. Pati sulok, Bam. Pati dyan sa may paa mo. Yan. Yung bang isang papag na yun, tatanggalin din. Ito. Oo. Ayan, tanggalin nyo rin.
Alis yung wales, ayun. Tanggalin niyo yung ano. O dahan-dahan ha. Tagilid nyo. Tagilid nyo, tagilid. Yan. Una pa ah. Oops. Yan. O. Sakon nyo na lang yung mga basura kung may, tingnan nyo kung may kailangan dyan. Baka may nahuhulog nyo na importante. Siya, ate, pagkatapos sa walisan to at pagkatapos maalis yung mga basura, inyong didiligan para hindi maalikabok, ha? Diligan nyo para hindi maalikabok. Ilagay nyo sa sako. Okay, ayan na po. Oh. Ilalagay na lang sa sako yan. At, lalagay sa sako yung mga basura at ito naman ay didiligan yung baba para hindi maalikabok. Okay. At ngayon po ay nakuha na naman. Bukas na po ulit siya pagdating dito. Iaayos na po yan bukas. Wag kayong matutulog ha kasi mamaya baka magdala dito ng service. Ako eh pwede nang manumuna ha. Ayun, anong oras na ngayon, kuya? Alas? 7:40. Ah, mag-alas 8. Excuse me. Saan ka pupunta dyan? Na? Ah, sa bayan. Paangkas na ako doon, papunta doon. Okay. Ako po muna iuuwi at eto, may susundo sa bayan. Ako'y makikiangkas. Kuya Juan, diyan ka muna, Juan. Ayan, uuwi muna po ako at okay na, inaayos na nila yung bahay. Nakuha na rin naman po si Kuya Enteng. Iaayos na nila. At bukas po, baka mamaya dadalhin na po yung service dito, yung paglalagakan sa kanya. Pero baka po si Kuya Enteng ay bukas pa ng umaga madala dito para maiayos na siya. So, ayan. Wait lang po muna. Ayun po, andito na po ako sa bahay. At ayun nga po ang nakakapanlumong balita. Tuhin ko man tulungan at talaga namang hanggang kakayanin ko ay pinipilit kong matulungan. Kaya lang po hanggang doon na lang po talaga eh. Ayun po, nakuha na po ang katawan ni Kuya Enteng. At ngayon po ay iaayos na, kumukuha sila ng service. Sila, sabi ko, wag lang kukuha ng napakamahal na service. Ayan. At salamat po ha. Sa mga nagnanais pong makatulong, alam ko po yung Ma'am Mrs. Kay, Ma'am Bella, kay na Miss Mai, sa lahat po ng Kalembang Boys, at member po ng Kasangga Foundation. Yan po, alam ko po na gusto nyong makatulong, gusto nyong matulungan si Kuya Enteng. Sana po ngayon ay ang hinihingi ko naman pong tulong sa inyo ay yung pong mailagay sa maayos si Kuya Enteng sa kanyang huling hantungan. Alam ko po na hindi kaya talaga ng pamilya. Hindi po kaya ng pamilya, wala pong kakayanan talaga ang pamilya na magbayad ng paglalagakan ng ni Kuya Enteng. Kaya yun po lang ang inihingi ko ng tulong sa ngayon at para po may ayos na siya. Okay, maraming salamat po and God bless po sa lahat po ng mga magbibigay ng tulong kay Kuya Enteng.